Sa iba pang balita, lumalabas na iisang grupo lang ang hold-up sa magkahiwalay na branch ng 7-Eleven itong linggo. Inaalam na ng mga otoridad kung sila rin ang nasa likod ng sere ng pang-hold-up sa ilan pang branch ng convenience store mula noong Agosto. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Matapos ikumpara ng Pulis Maynila at Quezon City ang kanilang mga CCTV video, lumalabas na iisang grupo lang daw ang nasa likod ng panloob sa dalawang branch ng 7-Eleven. Partikular daw na napansin ang parehong suot ng mga sospek, bagamat tila nagpalitan sila ng bullcap. Positive tayo, Steve. Iisang grupo sila. Sa nakita ko sa tinalabas ng QCPD sa CCTV kuha doon, yun din ang hold-up dito eh. Sa Moriones, 7-Eleven. Kanilang damit, the same. Ang pinalitan lang nila, yung bullcap nila. Nagpalit lang sila ng bullcap. Sa kuha sa Quezon Avenue branch ng 7-Eleven, makikita ang isang lalaking nakasumbrero pumasok at sumipat sa nooy bakanting pwesto ng kahera bago nagdeklara ng hold-up. Ang gwardiya tinangkang kunin ang kanyang baril, pero pumasok ang isa pang kasabwat ng sospek at dalawang beses siyang binaril ng malapitan. Dead on the spot ang gwardiyang si Reynaldo Giataw, pero walang nakuhang pera sa nakalak na cash register. Ililipad na ang labi niya sa Iloilo. Sagot daw ng security agency ang kanyang burol at libing. Sa kuha naman ng CCTV sa Moriones sa Tondo, Maynila, sabay pumasok ang dalawang lalaki at bumili ng candy. Pagbukas ng kahero ng cash register sa kanagdeklara ng hold-up, sabay limas sa laman ng kahat na aabot daw sa mahigit 2,000 piso. Sumibat lang sila matapos papasukin ng mga empleyado sa stockroom. Dahil ito rin ang pinagawa sa mga empleyado ng niloobang 7-Eleven sa Leveriza, Maynila nitong Agosto, inaalam na ng mga otoridad kung kabilang din ang dalawang sospek sa mga nang hold-up dito. Iniimbestigahan din kung may kinalaman sila sa pang-hold-up sa 7-Eleven sa Malate, Maynila nitong Setyembre, kung saan kalibre 45 at 9mm ang ginamit ng mga barel, pareho sa dala ng mga sospek. Malamang iisang grupo yan, dahil kung nakikita mo, no, paborito nila ang 7-Eleven eh. Payo ng mga otoridad sa mga nagmamayari ng convenience store, magdoble ingat lalo't nalalapit ang Kapaskuhan. Easy target daw sila dahil 24 oras na bukas ang tindahan. Wala pang opisyal na pahayag ang 7-Eleven sa magkasunod na holdapan. Steve Dailisan, GMA News.